boss, si Casimero lang ang makakatalo sa Inui Brothers, wala nang iba pa. At tanong ko lang, bakit hindi natuloy yung Casimero versus Tapales? Oh, magandang tanong yan ha. Pero bago ko sagutin yan, intro muna. So eto na nga, sige sasagutin natin. Sa pagkakaalam ko, hindi natuloy yung Casimero versus Marlon Tapales, ha? Sana daw. Eh, may isang kampo yung ayaw. Parang hindi nila gustong ilaban si ganito kay ganito. Hindi ko lang sasabihin kung sinong kampo kasi nabalitaan ko lang din to. So, yun. Kaya hindi natuloy. Maganda sanang laban yun kasi alam naman natin na former, diba, unified champion si Marlon Tapales at si Casimero, 3-division world champion, napakagaling at hindi pa siya natatalo ngayon. Diba, merong tabla pero hindi pa talaga natatalo. So magandang laban yun. And kapag kung sinong nanalo, eh siyempre yung pangalan ng kanya matatalo talagang mas lalong sisikat kasi pareho silang sikat, no? And yung isa nakalaban kay Naoya Inoue. So, ang iba naman, ibang mga boxing fan, eh, ayaw nilang ilaban si, maglaban si Casimero at si Tapales. Kasi nga daw, parehong Pinoy. Dapat daw, maghanap sila ng ibang mga boxingero na kahit hindi, di ba, hindi kalahi natin na rated din sa ibang sanctioning bodies. So, may sense naman, tama din naman yung sinabi ng ibang mga Pinoy. Kasi kung tutuusin, marami pa namang mga nasa rankings, no? Sa iba't ibang sanctioning bodies na pwedeng itapat kay Casimero, kay Marlon Tapales. So para sa akin, siguro wag na nating pag-usapan ngayon yan kasi hindi na nga natuloy. And I think hindi na yan pinag-uusapan ngayon sa SOCMID, no? Pero dahil tinanong mo yan, actually before, hindi ko rin trip yung mangyari nga yan. Hindi ko rin trip na mangyari magkaharap si Tapales at Casimero kasi yun nga, kapwa Pinoy. Pero kalaunan, yung na-realize ko na medyo pwede rin mangyari yan. At saka, lahat naman pwedeng magtapat, di ba? Kahit Pinoy versus Pinoy, sabi ko nga, Mexican versus Mexican, eh, pinagtatapat nila. Amateur level nga. So, para sa akin, I think, kung natuloy yun, magandang laban sana yun. Pero hindi na, wag na nating tapusin yung, wag na nating pag-usapan yan kasi tapos na, eh, hindi nangyari. So, ngayon, yung sinabi mong si Casimero yung pwedeng tumalo sa mga Hapon o sa kay Inoue Brothers, 'di ba? Like Takuma Inoue or Naoya Inoue. Totoo 'yan, totoo 'yan. Sabi ko nga sa isang video ko, naniniwala ako na si Casimero is isang balakid talaga kung ituturing sa mga Hapon para kapag nakalaban nila is may chance talaga silang ma-knockout or matalo. Ang problema ngayon, hindi sila malayo yung chance na magharap si Takuma Inoue, Casimero at Naoya Inoue versus Casimero. Kasi nga, itong si Takuma Inoue is nasa bantamweight, si Naoya Inoue rin is nasa super bantamweight, pero undisputed champion na ito. Nasa kanya yung apat na belts, di ba, na nakuha niya kay Stephen Fulton at kay Marlon Tapales na nakuha din niya kay Murjo Napadaliv. Example guys, kung bababa si Casimero sa bantamweight division, eh, sabi nga ng kampo nila, nahihirapan na si Casimerong magbawas ng timbang sa bantamweight. So yes, malakas siya, pwede niyang talunin si Takuma, si Judo Nakatani. Pero yun nga, mahihirapan nga si Casimerong magbawas dun. So kung mahihirapan siya, eh wala ring, di ba? Walang point para lumaban siya dun. Kasi kung hindi siya nahihirapan, madali lang siya makapagbawas ng timbang, eh pwede. Basic kay Casimero yan si Takuma Inoue kung tutusin, lalo na kung meron siyang kumpletong team like nutritionist, conditioning coach, di ba? Marami siyang nasa kanya lahat, eh 100% yung kanyang condition, basic, kayang-kaya niya si Takuma Inoue. Hindi siya magpapadala rin sa style ni Takuma Inoue, napaka-tricky na parang uma-acting na nasasaktan pero bumabalik di para ng, di ba, may kasamang follow-up at saka malalakas na power shots. Yun nga, sa kay Naoya Inoue din sa super bantamweight na division din ni Casimero, eh meron na pong mandatory at meron na pong naka takdang laban si Naoya Inoue kay Neri at next daw kay Murjo Napadaliv. So hindi pa nila pinangalanan kung sino yung next.
kasi daw baka umakyat na si Naoya Inoue sa featherweight division. So ngayon, ang chance ni Casimiro ngayon is talagang labanan na lang yung rated. Ngayon, di ba, nasa rankings. Para maging mandatory siya, and pag alis ni Naoya Inoue, baka siya na yung maging world champion ulit, or maybe maging unified or undisputed champion sa super bantamweight. Pero si Naoya Inoue, nakaakyat na yan ng featherweight. Palagay ko lang, kasi alam naman natin yung issue before yun. Alam nyo na, guys. Para sa akin talaga, kung si Casimiro 100% condition, may mandatory, or di kaya may belt, ilaban kay Naoya Inoue or kay Takuma Inoue, kung kaya niyang magbawas ng timbang sa bantamweight, may chance talaga si Casimiro mananalo. Comment down below sa mga sinabi ko. What do you think? Babasahin ko yan, and don't forget to like, share this video, and follow me. I think yun lang. Salute, peace out.